everyone, Stephanie here and welcome ka sa aking YouTube channel. Kung kapapanood mo lang ng aking mga videos, ay huwag mo kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hit the notification bell button para mabigyan kita ng plus points. Kaya kung tapos ka na, ay simulan na natin yung video. Noong nakaraang video ay napag-usapan natin yung tungkol sa mga kuto, kaya ngayon naman po ay napag-isipan ko na i-share naman sa inyo yung shampoo ang ginagamit namin para sa mga aso namin at talagang anti-kuto talaga siya kasi halos lahat ng mga kuto nila ay talagang natatanggal. So kung interesado ka kung anong shampoo ito at mahilig ka sa mga aso, I just keep on watching. So as of now, meron po kaming tatlong aso, si Neo, si Didoy at saka si Pampi. So si Mio at saka si Didoy, mula lang po siya sa amin sa Lantapan City. At yung mama nila ay mayroong lahing terrier at Japanese pets. Oh, tama pronunciation. So si Mio at saka si Didoy ay half na lang yun sa kanila kasi yung naging breeder ni Kisi, yung mama nila ay ano, askal. So, ayun. So, si Mio, yung pinakauna namin kinuha, mga September ata namin siya sa kinuha at 1 month pa lang siya nun. So, siguro mga August sila pinanganak. So, hindi ko lang kasi matandaan. Si Didoy naman, mga November namin siya kinuha. So, plano kasi namin nun na hindi namin talaga siya kukunin, lalo pat kinagat niya ako nung pinaliguan namin siya kasi sobrang dami ng mga pulgas niya. So, naawa yung kasama ko. Kaya dinala namin siya. So, ayun. So, yun yung pangalawa, si Dido. Tapos, yung panghuli, Pampi. So, kinuha namin naman si Pampi dahil meron siyang lahing retriever at labrador. So, papakita ko sa inyo mamaya yung picture niya. Ay, hindi. Siya mismo. At simula nang nagkaroon kami ng aso, ay talagang naghanap kami ng shampoo na babagay sa kanila na hindi sila magkakaroon ng garapata at pulgas. Tinatabi kasi namin sa kama yung mga aso namin. Kaya importante para sa amin na mapili yung shampoo na hiyang sa kanila yung hindi sila magkakaroon ng garapata at pulgas. Kasi syempre, sobrang kate, sobrang sakit na makagat ng mga pulgas at mga garapatang iyan. So, iba't iba yung na-try namin shampoo pero sa Bearing lang talaga sila naging young or tawag dyan, komportable. Kasi almost lahat ng kuto nila, ng pulgas nila, kuto, garapata I mean, ay talagang natatanggal. At the same time, sobrang bango ng shampoo ito. Kaya nagtry man kami ng iba pang shampoo pero bumalik rin kami dito sa shampoo to. Sobrang bango niya at talagang hindi po siya agad-agad nawawala yung amoy. So, pangatlo naming aso, si Pampi, ay nabanggit ko sa inyo kanina, di ba, na bago lang to sa amin kasi hiningi lang namin siya online. At ngayon ay 3 months old pa lang siya pero sobrang laki na niya kasi syempre labrador at retriever yung kanyang lahi. So, meron po kayong aso na hindi nyo na kayang alagaan ay just feel free to comment. Or meron kayong kakilala na sobrang dami ng aso, pwede niyong sa amin ipa-adopt. Ayan. So since tinatabi namin yung aso namin, ay talagang importante na mapili namin yung shampoo na hindi sila magkakaroon ng garapata at pulgas. So, ito na nga yung i-share ko sa inyo at talagang makakatipid kayo kasi nung una kasi hindi pa kasi namin na-order ito. So yung ginagamit lang namin o yung binibili namin ay yung 300 ml na Bearing na nabibili namin dito sa malapit lang sa lugar namin. Pero mahal siya kasi yung 300 ml ay nasa 320 pesos na siya. So, hindi na lang nakita namin ito online sa Shopee na meron naman palang 3,000 ml at nasa 910 lang siya. So, nakita namin ito at siguradong makakatipid kami. So, ito po siya. Alam niyo, sobrang amazed namin kasi napakalaki talaga niya. Yan. Whoa. So, 3,000 ml siya. Yeah. Bearing Formula 5
for Thick and Flea. So, ito po yung pinakaunang benefits niya. Talagang makukuha yung paggarapata at tugas ng mga aso ninyo. Aside from that, sobrang bango rin ang shampoo to. Imagine, sa isang linggo, isang beses lang namin pinapaliguan yung mga aso namin. At so, nanatili pa rin po yung amoy ng, ano, ng shampoo after a week. Kaya mas prefer talaga namin yung shampoo ito. So, kung napansin ninyo, meron akong video na itrinay ko yung shampoo ito, pero color green yung shampoo iyon. So, Bearing rin yung brand. At, nakit ko rin diba sa inyo na mas mabango talaga yung pula. Kaya, yun, ito po yung pinili namin na flavor ba yun? Variant. Bukod sa pula, so na-try rin namin yung green at saka yung white. Meron rin ibang variant, pero hindi kasi namin yun nakita. So, gusto sana namin yung itry. Pero talagang mukhang ito na talaga yung pinakamabango na variant ng Bearing. So, sa packaging niya, nakikita mo dyan yung tatlong aso. At, for smelly hair. At, ito po ay made in Thailand. Kaya meron po kayong makikita dyan na ibang lingwahe. Ayan. Tapos, so, sa likod po ng Bearing, makikita nyo dyan yung ingredients, yung direction, yung cushion, at saka yung first aid. Kasi, yung shampoo ito ay bawal po siya sa mga pregnant na mga aso o kaya sa mga nagpapadede na aso. So, yun po yung bawal. At syempre, alam natin yun na bawal itong kainin. At sa maraming bawal dito, kaya kailangan nabasahin nyo muna bago kayo gumamit ng mga shampoo ito. At baka siguro po kami na hindi ito fake kasi ayan po. Nandiyan po siya na it is trusted quality ng Thailand. Ayan. So yung 300 ml po na Bearing na shampoo ay naglalast po yun ng 2 months. Pero kapag dalawa po yung aso namin, so ngayon tatlo na po yung aso namin. So siguro yung 3000 ml namin aabot pa siguro ito ng December. Pero kung hindi madadagdagan yung aso namin. So, meron kayong tanong sa shampoo ito, ay comment down below. I will willingly answer your question. So, I think, yun lang po yung benefits at yung claim ng product na ito. So, anti-tick and flea siya at the same time, long-lasting yung bango o long-lasting yung amoy niya. Kasi, kahit po umabot ng 2 weeks, ay nandun pa rin po yung amoy na aso namin. So, kung meron po kayong other experience sa shampoo ito, ay feel free to comment. At kung meron po kayong nalalaman na shampoo na mas maganda pa sa Bearing, ay so, feel free to comment. Ayan, dyan sa iba. So, in this beri-beri moment, ay papakita ko sa inyo yung aking mga aso. So, ayun po ay kasalukuyan silang nagpapahinga kasi kakaligo lang nila. So, ganun siguro talaga kapag bagong ligo, mas gusto nilang matulog muna or magpahinga. So, kukunin ko muna si Mio. Okay, first, ito. So, siguro nakita nyo na to nung last video ko nung na-try ko yung shampoo nila. So, ayan. Ito po si Mio. Ayan. B. Hi. Okay, very good, very good. Hi. 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 So, ito siya. Siguro nasa 15 kilos. No? Okay. So, sa lahat po ng aso, ito yung napaka-ate. Kasi hindi po ito kumakain ng siya lang. Kailangan po itong subuan. Ayan na yun. Hi. Hi. Hi, babe. Dito, tubang. Hi. Hi. Ano po si Didoy? So, masasabi ko sa kanya na sobrang sweet na aso ito. Gusto niya lagi siyang hinahawak-hawakan. Ano, babe? Cooperator, babe. O, anak. Oh, babe. Okay. Hina, bye-bye na. Bye-bye. 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 So, ito naman si Pampi. Ito po yung brown. Napay kanon yung ilong ha. So, ito naman po si Pampi. Ito po yung
pangatlo naming aso. At ito po ay babae. So, si Mion tsaka si Didoy, lalaki po yun. Ito po yung babae. Ma-attitude ito, hindi marunong itong umiti. Smile, baby, smile. Smile. Smile, baby. Bye-bye, baby. Bye-bye. Bye-bye. Dito ba sa camera? Narito. Ah. Hala, wala ni si Kalipay. Kita, baby. Tanawa, nag-blur po noon. That's it for our video today. So, marami po salamat sa inyong panunood. At magkita-kita po tayo muli sa susunod kong video.